Today is a Friday, September 16, 2022. Mga kaibigan, maraming pong salamat. So, kung kayo po ay nakabase sa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, and Ireland, ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa pamamagitan po ng SendWave. Okay, ang gagawin nyo lang, mga kaibigan, ay mag-download lang kayo ng app ng SendWave using Apple App Store at Google Play. Pagka-download nyo ay pwede na kayong mag-register. At pagka-register nyo, mga kaibigan, ay pwedeng-pwede na kayong magpadala ng inyong mga remittances sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang bangko sa Pilipinas. At kung gagamitin nyo ha, yung promo code, yan, promo code na Coach Jarrett, ay magkakaroon pa kayo ng $10 free credit. May tanong dito si Ken Lizares, real-time po ba ang SendWave? Almost real-time, mga kaibigan. In my experience, nung nagpadala sa akin ng mga kamag-anak ko ng ibang kayamanan nila, ginamit nila si SendWave, almost real-time, around mga, may delay lang na mga 5 to 10 minutes. Siguro kasi dumadaan pa sa mga iba't ibang server. I don't know what happens. But, ayun nga, it's almost instant. So kung kayo po ay nasa US, UK, Italy, Canada, France, Spain, and Ireland, magpadala na po kayo ng inyong mga remittances sa SendWave. Lalo ngayon magpapasko. Okay, so... Ay, by the way, shoutout pala sa kaibigan natin, si Joey. Si Joey De Vivre. Shoutout sa'yo, ha? Pinansin ka ni Coco Pimenta na sa isip ko. Kiko Panggigilan. Astrid, salamat sa'yo, super chat. Ha? Pinanggigilan ka Kiko Panggigilan. May special TikTok para sa'yo. Shoutout sa'yo, kapit. Sa kapatid, shoutout sa'yo. Ay, naku. May clamor daw na gawing chancellor ng UP si Nanay Lenny. Ah, pag naging chancellor ng UP si Lenny, patay na lalo. Ah, wala na. Imagine si Lenny, chancellor ng UP. Oh my God. Pero shoutout kay Ate Joey. Good job. Nakakapikon ka na. Nakakapikon na tayo. So, okay yan. Good job! Anyway, going back. So, ito na nga kahapon, dapat pag-usapan natin yung nangyari sa Senado. But meron kasing development. Ano po yung development? Apparently, years of development. Sinabi po ni Finance Secretary Jokno, Benjamin Jokno, tanggalin na raw ang mga pogo sa Pilipinas. Yan. Ang pogo kasi, mga kaibigan, alam nyo naman, nag-umpisa lang yan din sa Pilipinas sometime around 2017, 2018. Una, illegal pa yan. Underground. Sa mga bahay-bahay lang, uupa ng bahay, tapos magagin. And then, what happened is, eventually, during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, it was, they were given an opportunity. Binigyan sila ng pagkakataon na maging legal to go above ground. Si Vinci All, sabi niya, Coach, topic mo yung nagpabasa si Lenny ng Pinokyo. Huwag na, alam na natin yun. Mamaya na lang, kukwenta ko mamaya. Anyway. So, nabigyan sila ng pagkakataon na to go above ground. Okay. Gagawin lang, kumuha sila ng franchise sa Pagcor, etc., etc. But recent developments is showing na it's no longer worth it. In fact, di ba pinagtanggol pa yan ni PRRD dati? But recent developments is showing na it's no longer worth it. Panoorin po natin yung balita kanina dito sa News 5. Dahil sa paglaganap ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga pogo. Kaya para kay Finance Flores, Secretary Ben Diokno, ipatigil na ang operasyon ng mga pogo sa buong bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños.
Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong kitang pumapasok sa bansa mula sa mga Philippine offshore gaming operators o mga POGO, mismong si Finance Secretary Benjamin Jokno ang nagsabing dapat nang itigil ang operasyon nito sa bansa. Anya, hindi matutumbasan ng kita ng mga ito ang mga negatibong epekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kasunod nga yan ang kaliwatka ng krimeng kinasasangkutan ng mga POGO gaya ng kidnapping. Kung tutuusin nga raw, bumaba na ang kita ng gobyerno mula sa mga POGO. There's been a rash of crime, kidnapping for ransom and so on in the POGO groups. What are your thoughts on POGO? Are we going to expand it or shall we just leave it as is, or like Isabong, ban it entirely for failure to regulate it adequately? By and large, dami nang umalis eh, di ba? Yeah, if you ask my personal opinion on this, hold you to it, Pa. Let's discontinue with the POGO because of the social cost of the POGO. In fact, the total revenue for 2021 is down to 3.9 billion. That at peak, it was 7.2 billion in 2020. Sabi pa ni Jokno, sa China nga raw at Cambodia, ipinatigil na rin ang POGO operation sa kanilang bansa. It also has a reputational risk, because people will ask, why are they going to the Philippines? Maybe because we are loose or we're not strict on our rules, right? So meron tayong reputational risk. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order kahapon, kaugnay ng mga POGO-related kidnapping sa bansa, lumutang na pinakamalaking kita ng gobyerno mula sa buwis ng POGO operators ay nasa 6 billion pesos noong 2018. Buwaba yan sa 5 billion pesos noong 2019, 4 billion pesos noong 2020, 2 billion pesos noong nakarang taon, at nasa 1 billion na lang mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Wow. Hirit tuloy ni Senator Grace Poe. Baka pwede na rin itong dagdag na basihan para itigil na ang POGO operation sa bansa. Bakit pababa ng pababa yung figures niyo? The pandemic, Mr. Chair, affected the operations. This is a good point to study. So we make 6 billion from POGOs, but the reputation of the country is also affected. So 6 billion is not enough, I think, a justification to host them here. It's good for some, but 6 billion at what cost socially for our country? Bago naman ang pagdinig ng Senado kahapon, nagsagawa ng interagency meeting ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kasama ang DILG, DOJ, PNP at NBI para tugunan ang paglaganap ng krimen sa mga POGO. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tengco, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nababahala sa nasisirang imahe ng bansa dahil dito. We are responding to the instruction of President BBM. BBM's really in control. Because really, the main concern of the president is the image of the country and his administration is being tarnished by this illegal activity. Sabi pa ni Tengco, tukoy na ng mga otoridad ang ilan sa mga POGO na sangkot sa kidnapping at human trafficking. We have been receiving information as to where these illegal POGO operations are located. So, yun po ang marami sa mga loob ng village. Yun ang magpapadali ng trabaho. So, with the help of everybody, then hopefully, we will be able to zero in immediately. Ang PNP naman nakikipag-ugnayan na sa Bureau of Immigration at sa Labor Department para matukoy naman ang mga lehitimong POGO workers sa bansa at madaling masala ang mga illegal na nagtatrabaho at gumagawa ng mga krimen. Umapila na rin ng tulong ang PNP sa mga LGU na kilalanin ng mga foreigner na naghahanap buhay sa kani-kanilang mga nasasakupan. Yung mga barangays, mga barangay captain, mga municipal mayors na kung saan they should be informed kung saan ang mga residences ng mga POGO employees na ito. So wanted to ensure if they are okay in the community. Handa rin daw makipagtulungan ang mga lehitimong POGO operators para malinis ang kanilang hanay. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. So, you have to take note, mga kaibigan, no? Noong 2016, hindi pa siya legal. So 2016, hindi pa siya legal. Kaya 73 million lang yung mga pumapasok na revenues. Or siguro, mga semi-legal lang siya. Baka may mga ilan-ilan lang na POGO operators na pinayagan.
Then nag-shoot up siya 2017, 2018. And then, naalala ko, before mag-pandemic, sometime in 2019, nag-uumpisa na rin yung mga ano, na, ang daming video na kumalat noon, yung mga kinikidnap na Chinese. Dami noon, 2019. 2020, 4 billion, 2 billion, may gets ko yan kasi pandemic. So let's cut them some slack. Pero 2022, ano, 2021, let me take it back. 2020, dapat understandable na wala talaga yan, lockdown yan. So wala talaga yan. Bababa talaga yung revenues. Pagdating ng 2021, supposed to be dapat nagpipick up na siya. Bakit? Kasi 2021, nagbubukas na tayo sa ng ating economy. Nagbubukas na rin yung ano, yung ating iba't ibang mga opisina. 2021. And then dapat may uptrend ka na. Kung hindi man ano, kung hindi man 2 billion ulit, at least 2.5 or 2 point, basta may pa-uptrend ka na. May, kasi nagbubukas na yung opisina eh. Kaso, from 2 billion, nabawasan ka pa ng 1 billion. So, ang ending mo, mga kaibigan, year to date, January to July 2022, 1 billion. Potentially, pwede pa itong maihabol, let's say, totally magbukas ang ano, lahat ng mga pogos, more or less mga 1.5 to 2 billion din ng 2022, more or less, ang pwede niyang ipasok sa gobyerno. Pero mga kaibigan, at what expense? At what cost? At what cost, mga kaibigan? This is the cost, mga kaibigan. Ang mga insidente ng pagdukot sa mga dayuhan sa bansa. Ikinabahala naman ng mga senador ang pagkakasangkot ng mga Pilipinong bodyguard ng mga dayuhan na nagagamit daw bilang private army. Nasa frontline na balitan yan, si Mean Los Baños. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order, isa-isang ipinresenta ang mga lumutang na viral video na iniuugnay sa mga krimen, kidnapping at pagkawala ng mga foreigners sa bansa, partikular ng mga Chinese at Malaysian. Kabilang dyan ang istoryang eksklusibong inilabas ng News 5 noong Martes tungkol sa barilan at saksakan sa isang kondominium sa Paranaque. Parang pumasok ng mga natin kung law enforcement or security agency, tapos nagkapuntukan to, no? Tapos ito parang tuloy-tuloy na ginugulpo pa kahit na may tama na. Sobrang karumal-lumal yun. Parang nagsaksak ng baboy na ganun, kumakasaksak o parang ice pick ba na binibiyak yung ice. Kinumpirma ng PNP na isang Chinese ang napatay sa nasabing insidente. Wala pa silang natukoy ng mga sangkot na foreigner sa video, pero kilala na raw ang mga Pinoy sa video na hinihinalang mga kung tawagi protective agent. Paliwanag ng PNP sa Senado, ang protective agents ay mga Pilipinong nag-apply ng lisensya sa PNP para maging lehitimong bodyguard ng mga foreigner at mga VIP. Ang kanilang lisensya ay galing sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA. Bagay na ikinabahala ng mga senador. Marating kumukuha ng bato na pinupukpok sa ating ulo. Yung mga tao na ito, binigyan natin ng permit, binigyan natin ng license para maging protective agent in order to secure VIPs. And now, they are being used as goons. Sila ngayon ginagamit ng goons nitong mga sindikatong Chinese syndicates. Ginagawa sa bodyguard. Pagilinaw ng PNP, hindi mga polis ang mga protective agent. Kung gayon, bakit sila may high-powered firearms na nakita rin sa video? Only the PNP or the armed forces are allowed to use those kinds of assault rifle, no? Na kahit na ano yan, 9mm lang, pero those are high-powered rifles that ay hindi pwede yan sa mga private security agency. All detailed security kung PNP, they are required to wear the uniform so as not to create confusion. And as far as the protective agents, they are only allowed 2 bodyguards. Hindi po pwedeng sobra-sobra, sir. And our PNP
Under General Estomo will be checking these suspicious bodyguards. Ayon naman kay Brigadier General Lumar Abugan, Director ng PNP Sosya, sa huling bilang ay 35 lang ang aktibong authorized protective agents sa buong bansa. Nakatoka silang magbantay sa 20 personalidad na pawang mga Pilipino. Dahil dito, gusto ni De La Rosa mag-report sa PNP Sosya ang lahat ng 35 protective agents. Oras namang mapatunayang nagagamit bilang private armies ang mga protective agents, posible raw i-recommenda ni Senator Bato de la Rosa ang pagsuspinde sa programa. That will bring the whole program into question. Magiging questionable, bakit naka-deploy doon at ginamit na sa krimen, naging private army na yung protective agent. Kung yun ay legit na protective agent. Or this protection agent. Yung baril nila. Ang itinagdala ng baril. Sir, yung baril nila is firearm owned by the agency, sir. Sa parehong pagdinig, naungkat din ang paggamit ng ilang foreigner identity ng mga patay ng Pinoy para makakuha ng mga ID at passport. Bagay na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Mga cases and incidents po kami nai-intercept sa airports and dito po sa community. And pag na na-develop naman po namin yon and napapadeport po namin yung mga yun. May mga cases po na may mga fake or fraudulent birth certificates, even marriage certificates, and Philippine passports. Not only Philippine passports, so pati identities ng other nationals. Base sa datos ng PNP, sa 29 na insidente ng kidnapping ngayong taon, 15 rito ang Pogo-related, habang casino-related ang iba o di kaya ay kidnap for ransom. Yung mga Pogo kaya nagpapiratan po ng tao. Yung isa sir, halimbawa yung ako sir, may Pogo company ako, ang offer ko is halimbawa sir, 20,000 monthly. Yung kabila sir, mag-offer naman yun ng mas malaki. So yung tendency ng empleyado sir, lilipat doon. Once na natunugan po sir na lumilipat, i-hold na po nila sir and then they will demand ng palit ng mga ginastos nila sa family niya sa China. 3 Pogo companies ang tinukoy ng PNP na nadiskubring nagtatago ng mga kidnapping victims. Yan ay ang LY Group Pogo Company sa Carmona, Cavite, Shawnway Tech Company sa Bacoor, Cavite, at ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Porac, Pampanga, kung saan 43 Chinese Pogo employees na iniipit ng kumpanya ang nasagip. Sa datos mula sa PAGCOR, licensed Pogo ang Shawnway at Lucky South, na pareho ng nangakong makikipagtulungan sa pagresolba sa mga issue laban sa mga Pogo, na bisto namang walang lisensya ang LY Group. Pero para kay Senator Bato, hindi sapat na makipagtulungan na lang ang mga Pogong sangkot sa kidnapping. Nakailang rescue operations na kami dyan sa kumpanya mo na mga kidnap ninyo. Tapos ngayon, andito ka, pakumit-kumit ka. Tapos ilang beses na kami nakarescue dyan sa kumpanya ninyo ng kidnap victims. Ha? Ganun tayo maglukuhan, harap-harapan? Ito na ang una't huling pagdinig ng komite kaugnay sa issue. Ilan sa mga inaasahang lalamanin ng komite report ay kung irerekomenda ba ng mga senador ang tuluyang pagpapatigil ng operasyon ng Pogo sa buong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 4. Marami kasing nagsasabi, ang hina ng PNP natin, ang hina ni PBBM, laban sa krimen, etc. Sabi ko naririnig na gano'n eh. Binibaby daw natin yung mga kriminal, etc. Okay. But anyway, is this a new occurrence? Ngayon lang po ba ito nangyari sa tanang buhay ng mga Pilipino? No. This is not the first time. Pogo link kidnap cases rise amid pandemic. This was in 2021. Citing latest data, AKG Director Brigadier General Jonel Estomo said a total of 17 Pogo-related kidnapping incidents were recorded in 2020, 10 cases filed, 23 victims rescued, 33 suspects arrested, and 2 suspects killed during police operations. This translates to an 88% increase from only 9 incidents recorded in 2019 with 13 victims rescued, 34 suspects arrested in 6 cases filed. Siguro naman hindi natin masisisi si PBBM dito, no?
sino ba ang chief of police itong mga panahon na to? Sure, sisihin natin. Kasi di ba mga cabinet members lang naman ang pwedeng awayan at pwedeng sisihin? Sino kaya ang cabinet member nito? Sino kaya ang ano, PNP chief nung panahon ng 2021? Pogos linked to crimes, forged PH passports, money laundering, and sex trafficking. 2020 pa to. Si Sinas? Wow! Palapakan natin si Sinas. 2020, si Sinas din to. Although, syempre, dilawang ano to si Rappler. February 26, 2020, Pogos and Other Crimes. Okay. Sige, puntahan natin. Ano ba yung mga crimes na yan? For all the money our property owners are making from Pogo operators and their imported workers, Pogo has also generated a crime wave all their own. Chinese hooligans have been caught committing such crimes as kidnapping, extortion, murder, and prostitution. Matagal na palang ayaw ni Secretary Benjokno na magkaroon ng Pogo sa Pilipinas. BSP Governor Benjokno, very early in his watch, declared that he would rather we did not have Pogo here. Ben's worry is money laundering, which tarnishes our financial reputation and could get us blacklisted by international financial community through the FATF. Actually, I was never fond of Pogos in the first place. Ito yung isa sa mga ano ni PRR din na hindi ko nagustuhan, yung mga Pogo. Hindi ko to nagustuhan. Because I kasi nakita ko sila kung paano sila magtrabaho. Yung mga Chinese na ini-import papuntang Pilipinas. Kalat yun. Napakarami nila. Sobrang dami nila. Sobrang daming Chinese nandito. Tapos, ang ano, parang dumumi yung Pilipinas dahil sa kanila. Ang gugulo nila, ang iingay nila, tapos ang dudumi nila. Totoo lang. Dito po sa ang Pogo po ay nag-umpisa nung panahon ni Panot Aquino. Wala problema. I agree. Go ahead. Napigil ba nung panahon ni PRRD? Naalala ko nung panahon din ng Pogo na merong ano eh, diyan din lumabas yung issue ng pastillas. I made a vlog about pastillas dati. Walang pumansin ng pastillas. Kasi, to some degree, nag-agree ako doon sa kung paano, of course, I did not agree kay Risa Ontiveros, personally. Pero mga kaibigan, uulitin ko lang, paano yan? Tama yung sinabi niya. Anong gagawin natin? Sabihin nating mali dahil si Risa Ontivero siya. Yun po ibig kong sabihin. Although personally, I don't like Risa Ontiveros. I don't want her in the Senate. I think hindi niya deserve maging senador. Pero dun sa issue ng pastillas, alam natin lahat yun eh. Mga kaibigan, panahon pa rin ni ano yon, Panot Aquino. Maniwala kayo't hindi. Panahon din yon ni Panot Aquino. Isang gawain na nagtuloy-tuloy hanggang panahon ni PRRD. Am I blaming PRRD for that? No. Ang sinasabi ko lang, nagpatuloy siya hanggang panahon ni PRRD. Ngayon, ano na nangyari dun sa ano? Pastillas. May nangyari na ba sa pastillas? I personally know of people, may mga kilala akong mga tao, na nung panahon pa lang ni Panot Aquino, mga kaibigan, nangyayari na yan. Dati hindi pastillas yan, hindi yan nirorolyo dati. Bago yun, bagong style yun. Nakwento ko na to sa vlog ko dati. Bagong style yung nirorolyo. Nung unang panahon, nung panahon ni Panot, hindi yan pastillas, envelope lang yan. Brown envelope. Brown envelope yan, mga kaibigan. Nung panahon ni Panot Aquino, bago ka dumaan ng immigration, lalo na kung meron kang ano, yung
may whole departure order ka, yung hindi ka pwedeng lumabas. At kung medyo may pera ka ng konti, at kung medyo may impluensya ka sa loob, I've known of horror stories, kinuwento sa akin, all of these anecdotal lang naman, na pupunta ka sa whichever, to this person, and hindi ko na lang sabihin kung sino. Pupunta ka dito sa tao na to. At ang tao na to, magpoproseso ng papel mo. Ihahatid ka pa niya. Hahatid ka pa niya sa eroplano mo para hindi ka sitahin. Panahon yun ni Panot. So, I was hoping nung panahon ni PRRD, mawawala siya. Apparently, hindi rin pala. Nag-iba lang ng format. Dati, brown envelope. Tapos ngayon, naging pastillas na. Ano naman nangyari doon ngayon? May nangyari na ba? Ano bang update? Ang alam ko, pinabubuksan lang uli ng DOJ. Yun ang alam ko. Pinabubuksan lang uli ng DOJ. Pero hindi ko alam kung meron na bang naparusahan, meron na bang natanggal, meron na bang nakasuhan dyan sa kaso ng pastillas na yan. I don't know. Kasi, nung panahon ni, what's his name? What's her name? Risa Ontiveros, ginagamit lang ngayon pang sita. Kumbaga, grandstanding lang. Pang sita lang sa PRRD administration. So, wala siyang halaga. Kumbaga, walang merit. Pero sana ngayon magka-merit na. Kasi, sayang yung efforts. Sayang efforts. So, marami nagsasabi, ang weak ni PBBM, no? Ang weak niya sa crime. Ang weak niya sa crime. Oh my God. I can't believe ang weak ni PBBM sa crime. Dumadami ang kidnapping. Diba? Dumadami ang mga foreigners na gumagamit ng faking passport. In fact, gumagamit pa ng mga patay para lang makakuha ng mga bagong identity, etc., etc. Alam niyo mga kaibigan, if you want to blame PBBM for the crimes that are happening now, kung gusto niyo pong sisihin si PBBM sa mga krimen na nangyayari ngayon, you should have at least the decency to point the same finger to other people whom you think should be responsible for the same thing. Sa Tagalog, dapat kayo rin mismo ay merong delikadesa na ituro ang inyong mga daliri at sisihin din ang mga tao na sa palagay nyo ay hindi gumagawa ng bagay na sinasabi nyo, pinupukol nyo ngayon kay PBBM. Ganun lang kasimple yun. Kung di nyo kayang gawin yun, wala. Kung nung panahon ng ama ni PBBM, ni Ferdinand Edralin Marcos, ay may mga dilawan na galit sa martial law at sa mga biktima ng human rights violations nung panahon ng martial law, bakit tameme sila nung si Cory Aquino na ang gumagawa? Diba? Nasaan ang delikadesa? Nasaan ang pagiging honest? Yung mga nagsasabi ng martial law victims, sigaw ng sigaw, itong mga dilawang pink CPP, sigaw ng sigaw, human rights, ganyan-ganyan. Kailangan pagbayaran ng mga Marcos ang human rights violations nung panahon ng kanyang ama, etc., whatever, whatever, whatever. Nung namatay ang mga magsasaka dyan sa Menjola Massacre, nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya nila? Nasaan ang kanilang memorial? The farmers of Cory Aquino administration war memorial victim memorial commission. Nasaan yung kanila? Ganun din dapat dito. Kung isisisi nyo kay PBBM, yung mga ganitong issue, sana yun, government identity, mga nagnanakaw daw ng identities during the time of the PBBM administration, na ginagawa rong criminal playing field ng mga foreigners ang Pilipinas ngayong panahon ni PBBM. Meron pa sinabi si Senator Bongo, nasasayang daw ang efforts ng previous administration, etc. Ba't hindi nyo rin sisihin yung previous administration nung nagaganap to? And even the administration before that.
Kung sinasabi natin dito na Aquino administration pa nag-umpisa yan at magpatuloy ng PRRD administration at ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa PBBM administration, eh sisihin natin lahat tatlo. Sisihin natin lahat yung tatlo. Bakit si PBBM lang? Again, if you want to hold up, kung gusto nyong itaas si PBBM sa standards ng previous administration, kailangan handa rin kayong masita sa mga bagay na ibinabato sa inyo na pagkakamali ng previous administration. Ganun lang kasimple yun. Ryu Matsumoto, salamat po sa inyong super chat. Nakakatawa yung pastillas. Ah, pastillas na kasi GMBI. Ano yun? Yung sinabi na pinaalis pero hindi maalis-alis kasi taga Davao Group. Alam nyo, ulitin ko lang. Kahit balikan nyo lahat ng videos ko, hindi ako mapapahiya. Pinagtatanggol ko si PRRD dati, mga kaibigan, dyan. Pero huwag nyo rin kalimutan, dahil PRRD supporter ako, pinagtatanggol ko siya. Pero huwag nyo rin kalimutan na sa maraming pagkakataon, sinita ko yung mga bagay na kailangan kong sitahin kay PRRD. Una yung pag-partner natin sa China. Talo tayo dun eh. Pangalawa yung Pogo. Ito, pangatlo. Papangalawa. Pangatlo yung pagpapanatili niya kay Duque sa posisyon. Yun talaga. Medyo ayoko talaga yung nangyari na yun. But again, ulitin ko lang, no? Kung gusto nating itaas, kung gusto natin palang isampal kay President Bongbong Marcos ang kamay na bakal ng nakaraang administrasyon, sana magkaroon din tayo ng konting kredibilidad na sitahin din yung previous administration sa kanilang mga pagkakamali. Wala namang masama doon. Nagiging mas ano ba sila? Nagiging mas maliit ba silang tao pag ginawa mo yun? Hindi. It's just accepting the fact that no one is perfect. PJ Manrique, salamat sa iyong super chat. Kasi mga kaibigan, hindi ho Diyos ang mga tao na yan. Hindi ho Diyos yan. Even si PBBM, meron akong ayaw kay PBBM. Alam nyo kung ano yun? Sobrang tahimik niya. Yun, ayoko talaga sa We need him more vocal. Yun talaga. Kailangan, gusto kong marinig sa kanya yung ano eh. Yung pagiging tigre. Kasi tinawag natin siyang tigre ng norte eh. Kaso parang kulang pa sa ano eh. Kulang pa sa ano eh. Ano ba yung growl? Ano yung growl sa Tagalog? Kulang pa sa growl. Yung roar, hindi ko pa masyado marinig yung roar. Parang laging puro ano lang, puro ungol. puro ganun lang. Sana makarinig na ako ng roar. Kasi hindi pa ako nakakarinig ng roar. Angil ba yun? Angil ba ang ano, ang tawag doon? Alulong, ewan ko. Basta gusto ko ng ano eh, gusto ko na marinig yung pag yung ano, gusto ko na siyang makitang magalit. Pero ayoko yung galit siya, syempre. Ayoko yung galit siya. Gusto ko lang maano, gusto ko lang maramdaman yung gigil ba. Yung hindi yung ano eh, I'm not looking for yung masyadong maangas, hindi yun ang hinahanap ko. Ayoko kasing maging ano eh, yung parang ginagaya niya masyado si PRRD. Hindi yun yung hinahanap ko. Ang iniisip, ang hinahanap ko, yung talagang ganon. Gigil ba siguro? Siguro gigil yung hinahanap ko. Flaco Ryan Kileza, salamat sa inyong super chat. Gusto nila kasi parang instant noodles na pwede mamadali. So yun, siguro yan, yung bangis, no? Ilocano ako. Siguro yan, yung bangis. Parang nakukulangan ako dun sa ano, sa bangis. Matapang si BBBM, Scout Ranger yan. Matapang yan, alam natin yan. Pero ano, yung ano ba, yung ano, bangis ba? Yung parang gigil na lang. Kasi parang ano eh, masyadong tahimik, masyadong diplomatic. Although that's one of the things that I admire kay PBBM. Pero siguro naman merong mga times na,
Meron mga times na parang kailangan mong ipakita na nagalit ka, 'di ba? Na hindi ako natutuwa dahil ito yung nangyayari. Tulad niya ito sa kidnapping, 'di ba? Sana one of these days makita ko si PBBM na magsalita in front of that in front doon naman nagva-vlog siya and all of that. Na magsabi na hindi ako natutuwa dito at gagawa ako ng paraan para manahimik kayong lahat. Ganun. Gigil ba? Gigil. Ganun. Maginoong bastos. Sabi ni Vince 25. So yun. So parang yun ang gusto ko makita sa kanya. Of course, walang leader na perfect, mga kaibigan. PRRD had his flaws. Walang problema dun. Okay lang yun. It doesn't make him less of a person. It doesn't make him less of a president. It makes him human. Ayaw niyo ba na presidenteng tao? Kasi siguro one of these days, no? I mean, okay din na, maganda rin kasi yung fact na, what do you call this? Kahit tahimik siya sa certain issues, eh merong results. Okay yun, maganda rin yun eh. Pero siguro one of these days, no? Siguro every now and then, hindi naman palagi, every now and then, magparamdam din siya ng gigil ba? Kasi tao siya eh. Siguro, and alam ko naman na nakakaramdam siya ng galit kapag meron siya nakikitang mga, kasi nakikita natin siya sa interview ni Tony, pag nagkukwento siya tungkol sa mga batang nahihirapan, di ba? Alam na bigla siya lang naiiyak sa awa, di ba? Ayun, that's one thing. Pero yung galit at gigil ba sa krimen and all of that? It doesn't have to be like PRRD, no. It doesn't have to be like that. Pero yung ano lang ba? Yung gigil lang ba? Gigil. So yun. Kasi naalala ko nung senador siya sa mga hearing, ang tapang ni PBBM doon sa mga hearing. Grabe yun. Diyos ko, pag nakita niyo yung hearing nung laglag bala, pinahiyahan niya yung mga resource persons. Grabe! Nasa lahi na kasi coach na hindi marunong mag-alit si PBBM pero silent killer. O, siyempre, scout ranger nga siya eh, di ba? Di ba? Parang, pag panoorin niyo yung hearing ng ano, yung laglag bala nung sa Senate, ay, grabe talaga. Grabe yun. Ay, Diyos ko talaga. Panoorin niyo yun, hanapin niyo sa YouTube. Nasa YouTube pa yata yun, if I'm not mistaken. Yun, mga kaibigan. Yun yung hinahanap ko sa kanya. Tama yung ano, may nakita akong, ayan, sabi ni Tess Villanueva, yung fierceness. Fierceness, mga kaibigan. Yun yung hinahanap ko sa kanya. Hindi niya kailangan magalit, hindi niya kailangan magmura, hindi niya kailangan bantaan yung mga kriminal. Hindi yung hinahanap ko. Yung ano lang ba, yung pagiging firm and being fierce against these criminal elements. Yun ang hinahanap ko. Yun ang hinahanap ko. Parang yung ano, parang yung hearing nga nung laglag bala. Yun ang hinahanap ko sa kanya. So yun lang ba? Yun lang yun. yun lang yung criticism ko of PBBM so far. At yung kanyang posisyon sa death penalty. I don't agree doon sa posisyon niya sa death penalty. And I mentioned this in the past. Ito recently lang. Minention ko yan. Hindi ako agree na ano, na medyo nasa side siya ng no death penalty. Yun, I don't agree with that. Kasi at some point you need to dispose of these people at some point, di ba? Sabi ni Joris Esperanza, mababait kaming mga Ilocano. Ay, syempre, totoo naman yan. But so far, as far as being effective, yung kung pagiging epektibo is concerned, I think he's very effective. Nagagawa ba niya yung trabaho? Yes, nagagawa niya yung trabaho. So far, I'm satisfied. Yun lang criticism ko sa kanya. Masyado siyang tahimik. Yun lang talaga, promise. But anyway, so let's have that ano, let's have that level of maturity, no, mga kaibigan. Kasi dapat natututo tayo na nagmamature din yung ating political sensibilities. Yun yung ibig kong sabihin diyan. Kung i-criticize mo yung current sa standards na ginamit mo at ang iyong basehan ay yung previous, eh dapat yung previous eh ino mo rin. Itaas mo rin sa ganong klaseng standard. Na kapag may pagkakamali siya sa standard na yun, eh dapat ready ka rin manita. Yun ang ibig natin sabihin.
Si Sen Aimee matapang eh. Hahaha. Actually yun, si Sen Aimee matapang. Siguro kung yung kung yung taray ni Sen Aimee nagagawa ni BBBM ngayon ah, ngayon. Ayun, pwede na. Okay na, happy na ako. Pero syempre, hindi na si BBBM yun, di ba? Let's see. Let's see. Sabi ni Gilbert Sanchez, this is a good point, no, Gilbert Sanchez. I somewhat agree with this. Di kaya ako si BBBM is walking on eggshells? Ay, natabunan. Ayun. Kasi matatamaan si PRRD. Impossible. Pwede. 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 Again, this is politics. We're talking about people na ano, politiko, di ba? Pwede yan. Chris Jr., salamat sa super chat. 3 months lang, dami na nagawa ni BBBM. Agree ako dyan. Totoo yan. Totoo yan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. 100%. Aha. May dugong waray si Sen Aimee. Siyempre si BBBM din may dugong waray. Magkapatid sila. Ano ba? Anyway. Yung mga Esconians lang naman nagpapagulo. Si PRD, wala naman sinabing negative. Totoo din naman yan. Magulo yung mga Esconians. Alright, don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Go Giant Live. Bye everyone. See you.